So, yun, magandang hapon sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong experiment naman tayo mga idol. So, ngayon araw mga kantos, magsusort tayo ng ating pellets. So, isusort natin yung Astro 18 pellets. So, titingnan natin, pag nasort natin kung ano ang accuracy nila. So, kung magkakaroon ba sila ng pellet shift o iba-iba yung patama niya. O... So, umahanap natin yung mas magandang groupings. Pag nahanap natin yung mas magandang groupings sa iba't ibang bigat mga kantos, so... Sana po suportahan niyo po itong video na to. So marami kasi sa atin nagtatanong hindi daw niya maipatama ang kanyang unit. So baka ito isa sa sagot sa kailangan mo. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating video. So 1,900 subscribers na po tayo. Thank you po. Sara, pasok na natin yan. Mga nyo mga kantos, at yan nga pala kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo dyan sa comment box mga kantos. Sa lahat ng ating mga ginagawang video, so iba't ibang video po ito. At pag sinama-sama nyo, mas maganda siguro yung results niya. So, sige mga kantos, subukan natin ito mga kantos. So ito mga kantos, yung pellets na lalikom natin. So, hindi ko nalalagay ng label. Dito lang siguro sa editing natin. So, ito mga kantos is 18. 18 grain. Or 18.10. Yan. So, mga ganito yung record niya. 4 pieces lang. So, ito. So, 4 na piraso. Ito naman mga kantos is nasa 18.2. Ito. Yan. So, 3 piraso lang. Ito naman mga 18.3. Ayan. Ito naman mga kantos, oh, na nasa pinakataas. Below sa 18 grain. Or 18 grain, sarado. Try natin itong isa. Manipis yung mga manipis ito mga kantos. So, nag-18 grain din siya. So, isama lang natin siguro dito sa 4. Yan, example. Oh. 17.6 mga kantos. Kasi natin. Yan, 17.6 talaga siya. So, eto naman mga kantos. 18.4. So, naglalaro lang siya dyan. Sa hanggang 48 yan. 18.48. So, medyo marami. Tsaka eto. 18.5 hanggang 58 din. Oh, may 60. Yan. So, hanggang 18.58 yan. Ito naman mga kantos, mga 18.6. Yan. So, yun. So, pinagsama-sama ko na sila mga kantos. Ngayon, titignan natin yung sizes nila, pero ito siguro iba, yung kakaunti lang mga kahunters. Hindi ko nasusukatin yan, pero itong tatlo, yung 18.6, 18.5, and 18.4, pwede natin yan sukatin ulit yung length niya kung kaya natin. Pero kung hindi natin kaya mga kahunters, kasi yung caliper natin hindi ganun kaganda, diretso na tayo mga kahunters sa putukan. So, yun, sige, stay tuned lang mga kantos. So, nakita nyo na, sa isang box ng Astro yan mga kantos. Isang box ng Astro, iba-iba ang sukat niya. So, yun, stay tuned lang. Zero. Sumali natin ito. Seven point eight. So, hindi din siya pantay-pantay sa land. 7.7. So, sukatin ko ulit ito. 7.8 talaga. So, may 7.8 siya. Tapos, may 7.7. Ito. 7.7. 7.7. 7.7. So, ito. 7.7. So, siguro ito mga kantos, titignan ko pa
yung ibang 7.8 niya. Tapos titingnan natin, eh, kaya natin i-separate. Stick it. So, ayun na nga mga counters. So, na-sort pa lang natin siya sa weight. Tapos sa length. So, meron tayong nakuhang dalawang 7.8 pero dun lang siya nagtaas ng weight sa 18.6 gray. So, yung iba wala siyang 7.8 na haba. So, lahat sila 7.7 ang length. Then, yung skirt niya is 5.7 and yung head size niya is 5.5. So, meron lang dalawa dun nakuha tayo sa 18.6 na 7.8. So, yung iba mga contest na mapababa yung anong tawag nito? Yung range niya, hindi ko na susubukan o hindi ko na titingnan yun. Kasi mga contest, dito lang tayo sa majority. Kumbaga, sa isang box mga contest, yung may pinakamaraming pellets na pwede nating ma-produce. Kasi kukulangin tayo dun ng putok. Dito ako, pwedeng kulangin tayo. Kulangin tayo ng putok dun mga contest kung kaso kasi tigta tatlong putok lang yun. So, pero baka subukan din natin kung makapaglagay tayo ng extra pa na target dun sa 30 yards. So, tingnan natin kung anong distance na pwede natin maputokan. Dito tayo puputok mga kanto. So, meron tayong slight breeze ng hangin. So, hopefully hindi naman maka-apekto yan sa lapit ng target na 25 meters siguro. So, tapos hindi ko alam kung ilan pa ang output natin. So, titingnan ko mamaya para ma-base natin yung output natin na muscle velocity sa accuracy ng pellet na itatakbo nito. So, sige, stay tuned lang kayo. Sana sa pag-pellet sorting pa lang mga counters ng weight, sana may natutunan kayo. So, marami sa atin nagtatanong kung bakit hindi daw sa kanila tumatama ng maganda yung kanilang mga AG. So, baka ito isa na dahilan. Kasi dito pa lang mga counters, isa pa lang box ng pellet ng Astro. Marami na tayong nakitang iba-ibang bigat. So, sa iba-ibang bigat, iba-ibang haba, malalaman mo, pag ginawa mo to mga counters, malalaman mo kung alin yung sasayaw na pellet para sa'yo. So, ngayon, titingnan natin kung may sasayaw dito sa akin. So, titingnan din natin yung group size niya kung kaya natin mag-pellet sa pellet. So, yung target natin dito is kung consistency ng ating drop point. Stay tuned lang kayo mga counters. Ilalagay ko kayo sa scope cam. Tapos bibira tayo. Gagawa lang ako ng target doon sa 25 yards. Tapos bibira tayo sa scope cam. Titingnan natin mga counters kung maganda yung patama natin. Kung hindi man 25 yards, baka mga 20 yards mga counters para sigurado tayo sa putok natin na hindi siya kaya galawin ng hangin. So yun, sige, stay tuned lang. So yun, try natin yung sa taas muna. Try natin kung malapit na tayo sa zero yung dot sa taas. So, tapos magsisimulan na tayo mga kanto sa 18.4 grain. So tingnan ko lang kung may nagsasayo talaga. So, yung tinetesting natin ngayon mga kantos na sumasayaw is straight from the box yan. So, naka-apat na putok na tayo. Yan. Straight from the box. So, titignan natin yan kung pag yung na-resize na is ganyan pa rin yung galawan niya mga kantos. Tingnan natin. So, yun. So, titingnan natin ngayon mga counters kung pag na yung na-resize na or yung sorted natin is ganun pa rin yung galaw niya o may makikita tayong sasayaw o wala. So, yun. Yes. So, yun. 18.4 grain per shot. Dito tayo sa 18.4. Dead center. Yun. Malayo. Siguro sa hangin. Lumakas yung hangin. No?
kasama natin mga counters is yung 18.5 dito. Sa gitna. So, try natin itong 5 shots group ulit. Tingnan natin kung may pagbabago. So, yung 18.5 mga counters parang wasak. Taas. Tapos dako na tayo sa 18.6. So pangit yung group ng 18.5. Ah, dito pala. Dito tayo sa 18.6. So, kalat din. Ulitin natin. Ulitin natin yung 18.4 dun sa taas dito. Tingnan natin kung ganun ulit yung groupings niya. So ayun mga counters, tingnan natin. So ngayon alam nyo na mga counters na importante ang importante kung gusto nyo maging sa precision yung putukan nyo mga counters, kailangan nyo i-resize o sort ang pellets nyo. Sa akin hindi ko pa re-resize mga counters, so abangan nyo yung ipapadala sa atin ni Sir Sir Papa Ox na mga pellets, yun na resize na sorted na pellets. So ito try natin yun mga counters sa power output natin ngayon na 740 ata ang lipat ng pellet natin. So itong klaseng pellet dati mga counters, o itong klaseng accuracy natin, yan yung bumira ng itlog mga counters sa long range. Pero ngayon mga counters, nakikita na natin siguro yung nakabira ng itlog mga counters is 18.4 grains na pellet. So tara, tingnan natin, nandito na tayo mga counters. Doon tayo galing, so doon tayo nag-setup, so dito tayo nag-target. Pakita ko sa inyo mga. So ito mga counters yung 18.4 grains natin. So yan ang tama nya. So meron din tayong counting shift sa hangin. Kung mapapansin nyo, malakas yung hangin dito mga counters, at meron din tayong lumipad na isa. Pero sa 18.4 grains, mapapansin nyo na mga counters dito 18.5. So nakita nyo sa pagputok natin kung paano yung groupings nya. Tapos ito din yung 18.6. So makikita nyo na mga counters yung difference. Ito mga counters yung nagsisiro ako. Itong ito lahat. Yung nagsisiro ako mga counters na ang tawag nito sa isang box. So walang sorted yan. Normal sa isang box. So yan ang groupings nya. Ang naging nangyari. So inulit ko yung 18.4 grain mga counters yan o. Yun o. Meron tayong isa dito. Pero yan o. 5 shots. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang groupings niya mga counters. So, kung mapapansin nyo mga counters, importante yung pellet weights natin. So, wala pa tayong resize dito na nangyari. Wala pa tayong resizing na ginawa. So, pellets weight lang and length yung ginawa natin dito. So, hindi na natin pinalipad yung 7.8 mga counters. Pero nakikita nyo yung difference and accuracy. Yun. Sana po yung mga nagtatanong sa atin na bakit hindi tumatama yung kanilang air gun, baka ito isa sa solusyon nyo. So baka ito isa sa kailangan nyong gawin mga counters. So ayun mga counters, yung mga nagko-comment sa atin kung yung AG daw nila is parang gusto nila palitan ng barrel, something ganun. Yung power output hindi nila gusto. Actually mga counters, sa power output mga counters, isa ito na paraan para hindi ka na magbuting tingnan yung regulator. So isort mo yung pellet mo, tingnan mo kung saan ang gusto niya. So kung bumibili ka ng isang dosen ng pellet mga counters, sigurado ako may makukuha ka dun
na pellet para sa output mo na meron ka ngayon or sa power settings mo na meron ka ngayon. Kasi iba-ibang bigat mga counter, so sa bigat pa lang makakumpara mo na na iba ang direksyon ng pellet mo. So actually mahangin ngayon mga counter, so kaya siguro marami tayong pellet shift sa 18.4, pero i-consider na lang natin na makita niyo na iba pa rin talaga yung group ng 18.5 and 18.6. Masyadong malayo mga counters. Kung binibitawan ko yung trigger pull ko sa aking crosshair, so nakikita niyo dun sa pagputok natin na nakatutok naman tayo dun sa kung saan dot na target natin. So lahat sila ganun yung ginawa natin. So yung pellet lang yung iba talaga yung direksyon ng lipad niya. So sana po may natutunan kayo dito sa ating video. At sana po suportahan niyo po yung ating vlog. At abangan nyo din yung bibigay sa ating pellet at ititira natin yun na gagawin natin yung content na lahat ng klase pellet mga counters na pwedeng ibigay ni Sir Papa Ox or Sir Oscar mga counters, isusubukan natin dito sa unit natin na kung saan baka mahanap din natin yung pellet to pellet accuracy ng unit natin mga counters. So sige. Maraming salamat sa inyong panonood mga counters. At sa akin mga counters, bagong kaalaman ko na naman to. So iba talaga mga counters pag mahilig kang magkalikot. So yun, bagong kaalaman na naman natin to. Kaya pala hindi natin makakuha sa isang box o sa isang set ng variant ng mga pellets yung gusto nating patama mga counters, kasi iba-ibang bigat nila. So yun. Sige, stay tuned lang. Sana supportahan nyo pa yung ating mga susunod na vlog. So baka sa Sabado ay mag-hunting tayo. Sana pala rin tayo at hindi tayo pinalad ng karaan. So yun. Thank you po. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out.